Praise the Lord. At bago po kayo umupo, dediretso na po tayo sa atin pong declaration. Mananampalataya po tayong muli. Sino po dito nakahandang ipahayag ang kanyang pananampalataya? Amen? Come on, let us make our declaration. Ready? I declare that God is bringing about new seasons of growth in my life. New doors of opportunity, new relationships, and new levels of favor are in my future. I have the DNA of a winner. I am wearing a crown of favor. Royal blood flows through my veins. I am the head, never the tail, above, never beneath. I declare I am equipped for every good work God has planned for me. I am anointed by the Creator of the universe. Every bondage, every limitation is being broken off of me. I will rise higher, overcome every obstacle, and experience victory like never before. These are my declarations in Jesus Christ's name. Amen. Thank you, Lord. Bago ka umupo, sabihan mo nga yung katabi mo, you are an overcomer. Thank you, Lord. We are overcomers because of the blood of our Lord and Savior, Jesus Christ. Purihin po ang Panginoon. Welcome to our Super Sunday. Sa lahat ng mga kasama po natin dito sa atin pong church facility, sa atin pong on-site gathering, pwede po ba nating palakpakan ng Panginoon, iparinig nga natin sa mga kasama natin sa online ang presensya natin sa lugar na ito. Thank you, Lord. Hallelujah. And of course, sa mga kasama po natin sa atin pong FB Live via online, praise the Lord, saan man po kayo naroroon, sa mga naabot po ng CRCC na mga kapatiran sa iba't ibang mga lugar, at wala po kayong pagkakataon na makarating po dito, kayang-kaya po kayong abutin ng ating Diyos. Amen? He is the omnipresent God, at naniniwala po ako na may gagawin ng Panginoon na mga dakilang bagay sa atin pong kalagitnaan. Sino po dito nag-e-expect ng kakaibang galaw ng Diyos sa kanyang buhay? Can I have your amen? Pwede mo bang sabihan yung iyong katabi, kapatid, may gagawin si Lord? Alam niyo po, pag tao ang may ginawa, very limited ang kayang gawin. Maganda man ang intensyon niya, tumulong o magministeryo sa atin, pagpalain tayo, very limited. Subalit, kapag ang ating Diyos ang gumalaw sa pamamagitan ng banal na Espiritu, the Holy Spirit, ang ipinangako ng Diyos sa atin na sasamahan tayo at naniniwala tayo, sinasamahan tayo ng Holy Spirit, kayang-kayang baguhin ng Diyos ang ating mga buhay, kayang-kaya tayong pagpalain ng Panginoon upang sa mga huling panahon na ito, magamit tayo ng Diyos to the maximum level. Amen? So hindi ko na po pakatatagalin pa, tayo po ay magtutungo sa salita ng Diyos, and we will read 3 verses in the book of Luke chapter 3. At magsisimula po tayo sa verse 7 up to verse 9, at nais ko pong ipaalam sa inyo na ang pangyayari pong ito sa Gospel of Luke, ito po ay nangyari matapos ang 400 taon. 400 years na nakaranas po ang bansang Israel na hindi sila nakarinig ng pangungusap ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta. Napakatagal na panahon, 400 years without prophets, na prior to that, kinakausap ang bansang Israel ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod na mga propeta. And after 400 years, dito po sa Luke chapter 3, ay meron pong lumabas na prophet
siya po ay tinatawag na forerunner, tagapaghanda. Dahil sa pagdating ng anointed one ng Messiah. Mga kapatid, tuwing ang Diyos ay may gagawin, especially sa pagdating ng Messiah, the second person of the Godhead, may ginagamit ang Panginoon na tagapaghanda ng kanyang pagdating. So dito po sa first coming na ito, bago po magkaroon ng public ministry si Jesus Christ, merong ginamit ang Panginoon na tagapaghanda. Sino po dito naniniwala na merong first coming, meron ding second coming? Amen. Sino po dito naniniwala na malapit na ang tinatawag na second coming of the Lord Jesus Christ at kung paanong ginamit ng Diyos ang tagapaghanda nung unang panahon sa kanyang pagtungo dito sa lupa, pagpapahayag ng kanyang ministry sa ating modernong panahon, gagamit siya ng mga tagapaghanda. Forerunners! Amen. Pwede ba bang sabihan ng iyong katabi, kapatid, parang ikaw ang tinutukoy? So makikita po natin dito sa Luke chapter 3, ay ipinahayag po dito ang forerunner by the name of John the Baptist or John the Baptizer. At nung nagsimula po siyang mangaral about the kingdom, ang mga tao ay nagkandarapa. Dahil sa loob ng 400 taon, hindi sila nakarinig ng pangungusap ng Panginoon sa pamamagitan ng mga propeta, walang naisulat na salita ng Diyos. Kaya nga alam nyo, meron pong mga lumabas na mga aklat o sulat sa loob ng 400 years na ito. Subalit, nung pinag-aaralan na ito, tinawag yung mga naisulat na ito na deuterocanonicals, apokrypha. Sa mga dumadalo po ng atin pong equipping, pinag-aralan po natin ito. May mga tinatawag na mga apokrypha or deuterocanonicals na mga sulat o mga aklat na naisulat sa loob ng 400 years. Ang iba po, tinatawag nila itong 400 years na ito, the silent years. Dahil nga, walang lumabas na propeta. But the truth is, God was not really silent. Never na naging silent si Lord. Palagi siyang nangungusap. Amen. May mga pagkakataon lang, hindi tayo sensitive na kinakausap tayo ng Diyos, may ginagawa ang Panginoon, may pinagagawa si Lord, kailangan lang maging sensitive tayo. Amen. So magtungo po tayo dito, si John the Baptist, nilalapitan na siya ng mga Pariseo, siya ay nagbabautismo sa tubig. Verse 7, John said to the crowds coming out to be baptized by him, "You brood of vipers, who warned you to flee from the coming wrath, produce fruit in keeping with repentance, and do not begin to say to yourselves, 'We have Abraham as our father.' For I tell you that out of the stones, God can raise up children for Abraham." Verse 9, "The ox is already at the roots of the trees, and every tree that does not produce good fruit will be cut down and thrown into the fire." Praise God for His word. Na-imagine nyo ba, mga kapatid, ang mga Israelites, uhaw na uhaw, gutom na gutom sa pangungusap ng Diyos. Dahil sa loob ng 400 taon, walang propeta. And then, may dumating na propeta, very strong. Grabe yung dating ni John the Baptist or John
the baptizer. At dito po sa ating binasa, may paulit-ulit na binanggit dito si John the Baptist. Meron siyang hinahanap doon sa mga tao na nais magpabaptize sa kanya. Ang sabi ni John the Baptist sa mga tao na ito, produce fruits. Pwede mo bang sabihan yung katabi mo, produce fruits? Sino po dito naniniwala na ang Diyos, the God of the harvest, napakahalaga kay Lord ng bunga? Amen. Alam niyo po ba na ang salitang bunga is something positive? Pag sinabihan ka ng isang tao, alam mo, ang buhay mo ay mabunga, it's positive. Karamihan ng pagkakagamit sa salitang bunga ay positibo. Maliban na lamang siguro kung ang tinutukoy ay bungang araw. Pero karamihan ng pagkagamit ng salitang bunga ay very, very positive. Ang ibig sabihin, si John the Baptist ay naghahanap ng bunga, maaaring ang dahilan, ito yung conviction, ito yung impression ng Holy Spirit sa kanya. Dahil napakahalaga sa Diyos ng tinatawag na bunga. Buhay na mabunga. So the question is this, is fruitfulness optional? Ang pagiging mabunga bang buhay, ito ba ay optional? Ang ibig sabihin, pwedeng okay lang kung mabunga, okay lang din naman kung ang buhay ay hindi mabunga. Basta faithful, basta nagpe-persevere, hindi nag-give up kahit hindi mabunga ang buhay, optional. Tanungin mo nga yung katabi mo. Kapatid, sige, tanungin mo. Kapatid, ano sa palagay mo? Magpapatuloy pa kaya ang isang farmer na magtanim ng palay, magtanim ng mga puno, kung wala namang bunga? Mahalaga kaya sa isang magsasaka, sa isang farmer, sa isang gardener, may kagalakan kaya sa kanyang puso kapag ang kanyang itinanim ay namunga? At hindi lang basta namunga, pero namunga ng sagana. Pwede mo bang sabihan yung katabi mo, kapatid, mamumunga ka ng sagana? And that's my prayer to all of us, sa mga kasama po natin dito at mga kasama natin via online, na tayo po ay mamumunga ng sagana. Amen. Amen. In the spiritual realm, we're talking about a life bearing fruits. An evidence of life, growth, and health. Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, dahil tayo ay mga tao na nagsisi sa ating mga kasalanan, nanampalataya, tanungin mo yung katabi mo, kapatid, nanampalataya ka na ba? Tayo ay nagsisi sa ating mga kasalanan, nanampalataya, kinilala at tinanggap si Jesus Christ as our Lord and only Savior, at dahil po dyan, binigyan niya tayo ng buhay. Amen. Binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Binigyan niya tayo ng isang bagong buhay. Ang ibig sabihin, ang katabi mo na yan ay buhay. Tingnan mo nga, mukha bang buhay? O nagbubuhay-buhayan lang? At dahil tayo po ay buhay, binuhay ni Lord, ine-expect ng Panginoon na tayo ay lalago, na tayo ay magiging malusog, at tayo ay mamumunga ng sagana.
Naniniwala po ako, mga kapatid, fruitfulness is important to God. Kaya nga siya tinawag na Lord of the Harvest. Big deal kay God. Nag-e-expect si Lord. Sa Luke chapter 6, verse 43 and 44, ang sabi po ay ganito, "No good tree bears bad fruits, nor does a bad tree bear good fruits. Each tree is recognized by its own fruits." Kaya pala mahalaga kay Lord yung pamumunga, dahil sa pamamagitan ng bunga, nalalaman ang puno. A tree is known by its fruits. Meron po akong aaminin sa inyo. Pwede po bang umamin? Hindi po ako ganun kahusay mag-identify ng puno. Kahit na nakikita ko na ang dahon, nahihirapan po akong ma-identify kung anong uri ng puno. Subalit, ang pinaka madali na paraan upang malaman ang puno, sa akin po ito, kapag nakita ko na ang bunga. Hindi po ako ganun kahusay mag-identify. May mga tao na saludo ako, makita pa lang yung uri ng, yung istruktura ng puno, nung vine, nung branches, nung mga dahon, na-identify kaagad. Pero ako po, hindi ako ganun. Subalit kapag ka panahon ng pamumunga ng isang puno, nakita ko, mangga yan. Atis yan. At ako po ay naniniwala na marami din sa atin, madali nating na-identify ang isang puno. A tree is known by its fruits. Actually, sa atin pong mga Pilipino, may kasabihan kung anong puno siyang bunga. Amen. Hindi maitatago yan. Ang puno ng mangga, mamumunga yan ng mangga. Meron pong isang lumang kwento. Kung hindi po ako nagkakamali, na ikwento ko ito noon. Pero para po sa mga hindi pa nakakaalam nito, napakaganda po nitong illustration ng kwento po na ito. Merong mag-asawa na napakayaman. Super billionaire. Pwede mo bang sabihan yung iyong katabi? Kapatid, payayamanig ka talaga ni Lord. So itong mag-asawa na ito, super billionaire, napakayaman. Kaya lang, tingnan niyo po ako, sa standard ng mundo, itong mag-asawa na ito ay pangit. Pangit. Pangit ang itsura. Of course, sa Panginoon, walang pangit. We are fearfully and wonderfully created by God. Sabihan mo nga yung katabi mo, kapatid, napakaganda mo. Kung lalaki, sabihin mo, kapatid, napakagwapo mo. Pero ito pong mag-asawa na ito, sa standard, pamantayan ng mundo, talagang pangit. Yung itsura ng ilong, yung pagkakahulma ng mukha, yung mata, as in, pangit talaga. According to the standard, nakakita na po ba kayo ng pangit? Tingnan mo nga yung katabi mo. Sabihan mo, kapatid, hindi ikaw yon. Kaya lang po, itong mag-asawa na ito, super billionaire, nag-decide sila, sabi, "Sweetheart, ano kaya, magpa-plastic surgery? Total makeover." Napaisip sila, sabi, napakadami naman nating pera. Sige nga. Ano na magagawin natin sa pera natin kung hindi natin may enjoy? So, sa madaling salita, ito pong mag-asawa na ito ay nagpunta sa mga dalubhasang mga doctors, gumastos ng milyon-milyon. Nung tinatanong na sila ng plastic surgeon, sabi,
Ano po bang itsura ang gusto niyo? Sabi ng lalaki, ako po ang gusto ko, Daniel Padilla. Eh sabi dun sa babae, kayo po, ano naman ang gusto po ninyo? Gusto ko ay Catherine Bernardo. Alam niyo po, yung mga surgeon, napakagaling talaga. Total makeover. Talagang, ano po, no? Napakarami, hindi lang isa. Napakarami pong gumawa talaga. Inayos yung kanilang itsura, magmula buhok, hanggang sa mukha, mata, yung ngipin. Kapag nakita niyo po yung mag-asawa, mapapagkamalan talaga sila na Katniel. At dumating po ang pagkakataon na yung mag-asawa na ito, yung babae, ay nabuntis. After 9 months, nanganak. Hulaan ninyo ano ang naging anak. Pangit o maganda? Sa pamantayan ng mundo, pangit pa rin. Kahit na inayos na sila na plastic surgery. Bakit? Kasi kung anong puno, siyang bunga. Sabihan mo nga yung katabi mo, kapatid, napakagwapo mo talaga. Napakaganda mo talaga. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. You created us fearfully and wonderfully made. There are two kinds of fruits. Internal and external. The two are interconnected and ultimately inseparable. Hindi pwedeng paghiwalayin. Alam nyo, minsan kasi pag pinag-uusapan ng bunga, we are talking about spirituality. When we are talking about our spiritual life, pinagtatalunan, ano ba talaga ang bunga? Yung internal o yung external? Pag sinabi po natin internal fruit is becoming more like Christ in our own lives. Binabago yung ating pag-uugali. Binabago yung ating character. Lumalabas dyan yung fruit of the Holy Spirit. Amen. Ang tawag po dyan, internal fruit. Pag sinabi naman pong external fruit is touching the lives of those around you, helping them to move closer to God. Kaya nga po tayo, every time we share the gospel of Jesus Christ, every time we minister to people, every time we love people, at sila po ay nakakakilala sa Panginoon, ito ay nagiging bunga. Something external. That is why, yung question kanina, is fruitfulness optional? Mga kapatid, fruitfulness is not optional. It's a defining characteristic of genuine faith. Ang isang Kristiyano, dahil siya ay totoong nanampalataya, nagkaroon siya ng buhay, at lumalago siya dahil dun sa buhay na yan, at patuloy na nagiging malusog, mamumunga talaga ng sagana ang kanyang buhay. Amen. Ine-expect ng Panginoon na tayong lahat na kanyang mga anak ay mamumuhay ng isang buhay na mabunga. John chapter 15, verse 1, Jesus said, I am the true vine and my Father is the gardener. The farmer, the gardener. Kaya mag-i-expect talaga ng bunga. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, he prunes so that it will be even more fruitful. Ang gusto nung farmer, ang nais nung gardener, hindi lang basta mamunga, pero mamunga ng sagana.
Kaya nga po nananampalataya tayo that this year, 2022 year of miracles and wonders, we will experience exponential growth. We will experience multiplying ministry. Mararanasan talaga natin ang buhay na mabunga. At hindi lang basta bunga, masaganang bunga. Amen. Amen. Sino dito nananampalataya this year, mararanasan niya isang buhay na mabunga. Masaganang bunga. Amen. Everything a farmer does, plowing and planting and watering and pulling up weeds, happens because he is looking for a fruitful harvest. Because God, the Lord God, he is the Lord of the harvest. Ituloy po natin ang John chapter 15, pagsabi dito sa verse 5, I am the vine, you are the branches. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruits. Apart from me, you can do nothing. Pero tignan niyo po yung verse 7. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be given you. Grabe, ibang klase pag ang tao, ang isang Christian na namumuhay ng sagana, sagana ang bunga pag siya ay humiling sa Diyos. Pinakikinggan ni Lord. Pag siya ay nanalangin kay Lord, tinutugon ng Panginoon ang kanyang panalangin. May advantage ba pagka ang buhay ay mabunga? Amen? Pag ang buhay mo ay mabunga, dadaloy ang pagpapalang masagana. Can I hear your amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Of course, mga kapatid, when we are talking about blessings, abundant blessings from God, pagpapalang masagana, hindi lang ito material na bagay. Na pag sinabi natin, ako, pinagpala ako, hindi lang material, hindi lang yan, hindi lang pinag-uusapan dyan ay pera o material na kayamanan. Napakarami po, napakalawak ng salitang pinagpala. At nawa, dito sa CRCC, maranasan natin ang buhay na pinagpala. Bakit? Kasi nagiging masagana ang pamumunga ng ating buhay. The Lord will give the kingdom to people who will produce fruits. Si Lord pala, pinagkakatiwala niya ang kaharian ng Diyos. Kaya mapapansin mo, the more na ikaw ay nagiging mabunga, may mga mabubuksan na mga pintuan, may mga ipagkakatiwala sa iyo si Lord. Tanungin mo nga yung katabi mo, kapatid, mapagkakatiwalaan ka ba? Merong parable si Jesus na tinuro, merong isang landowner, pinagawa niya yung kanyang lupa. No? Inayos niyang mabuti yung kanyang lupain upang mataniman ng mga magagandang mga halaman. And then ipinagamit niya ito sa mga magsasaka. In verse 34 ng Matthew chapter 21, ang sabi dito, when the harvest time approached, he sent his servants to the tenants to collect his fruits. Grabe. May kolektor. Ano daw ang nais kolektahin? Ano daw yung hinahanap? Bunga. Sabihan mo nga yung katabi mo, kapatid, hahanapan tayo ni Lord ng bunga. Alam nyo, pagka tinuloy-tuloy natin yung ano na ito, yung kwento na ito, yung parable na ito, sa halip na ibigay yung bunga, yung mga pinadala nung landowner, nung may-ari ng lupa, inaano pa? No? Sinaktan pa? Nakaranas pa ng pananakit ng mga tenants? Dito sa verse 43, no? Parang binaliktad yung 34. Pagdating ng 43, sabi dito, therefore I tell you that the kingdom of God will be taken away from you and given to a people who will what?
produce its fruits. Kaya kung pinapahalagahan ni Lord ang bunga, dapat na tayong mga anak, it's good na tayo ay nagpe-persevere. It's good na tayo ay nagiging matapat. Pero dapat, dahil sa ating katapatan, dahil sa ating pagpe-persevere, one day. Alam nyo kasi, totoo naman na may mga season eh, ang mga bunga. Pero dapat one day, mararanasan natin ang isang buhay na mabunga. At hindi lang basta mabunga, pero masaganang bunga. Ano ang sabi dun sa verse 9? Diba, binasa natin ang Luke chapter 3, verse 7 and 8. Dito, sabi sa verse 9, the ox is already at the root of the trees. Ewan ko kung napansin nyo, mga kapatid, ang nilalarawan dito ay hindi yung nagpuputol ng puno, hawak ang palakol at pinuputol yung puno. Hindi. Ang sabi dito, the ox is already at the roots of the trees. When God picks up the ox, He starts at the roots. Hindi yung puno ang puno puputulin eh. Pupunta ka agad sa ugat. The ox is already at the roots of the tree. Grabe. Napakahalaga ng bunga. Pero merong napakahalaga rin na minsan hindi napapansin. By the way, the title of our topic this morning is Fruitfulness. Palagi na nating naririnig ang fruitfulness. Subalit sa umagang ito, ay mabigyan naman natin ng pahalaga, not just the fruitfulness. Yes, fruitfulness is important. Pero napakahalaga din naman ng tinatawag na fruitfulness. When we see that healthy plant standing tall, mga malalaki, matataas na mga puno, kahit na sa gitna ng napakalakas na hangin ng bagyo, may mga puno na hindi basta natitinag. Bakit? Because part of the tree that you don't see, the hidden part, ito po ang nagbibigay ng tibay. The hidden part of the tree. Yung mga bagay na hindi nakikita, may tendency kasi tayo na yung mga bagay na nakikita, yun ang pinapahalagahan. Yan ang kailangan bigyan ng pansin. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao pag nakita nilang ganito? Alam nyo, minsan din sa pagtatanim, minsan pala may tendency na naka-focus doon sa mga nakikita, naka-focus sa bunga, at gagamit na ng mga technology para yung puno ay pilit na mamunga. At dahil doon sa mga ginagamit na maaaring mga gamot o artificial na kaparaanan na apektuhan ang kalusugan ng puno, na apektuhan ang ugat. And one day, yung binibigyan ng importansya na nakikita, later on, maapektuhan. May mga tao na magnagiging so image conscious na nakalimutan yung mga hidden part ng kanilang mga buhay, nakalimutan na yun ay ayusin, one day ma-expose pa rin. Magmamanifest yung nangyayari doon sa unseen, magmamanifest externally. In most plants, may mga halaman po kasi nakita kaagad ang ugat. The root system is a below ground structure that serves primarily to anchor the plant para tumibay, kumapit sa lupa, and take up water and minerals para maging healthy ang halaman o ang puno. The growth and branches of a plant will only be as healthy as its roots are strong and deep.
Nagiging matibay ang puno, nagiging matibay ang halaman dahil doon sa pagkakakapit ng ugat sa lupa at sa pagsipsip ng ugat, ng mga ugat, sa mga tubig at nutrients na kailangan ng hindi yan nakikita. Hidden part of the tree. But very, very important. Isang halimbawa, mga kapatid, a palm tree can grow in the most desert-like conditions. In drought, everything around it will dry up and die. But the palm tree will continue to grow in freshness. This is because it has a long top root that goes deep into the ground and finds the water beneath. Napakahalaga pala ng ugat. Kung paano ang palm tree, kahit na tuyot na yung kanyang kapaligiran, lalalim ng lalalim yung ugat, hahanap ng tubig. Kaya yung palm tree minsan, sa simula, mukhang natutuyo na. Pero later on, nandun pa rin, nakatayo pa rin. Sa gitna ng tagtuyot. Why? Kasi lumalim ang ugat. Napakahalaga po niyan, mga kapatid. May mga pagkakataon na may dadaan na crisis sa mga buhay natin. Grabe, itong nakarlipas na 2 taon. Napakahalaga na lumalim ang ugat ng ating espiritual na buhay. Amen. Sinasabing nasa endemic na tayo, subalit ang buhay, napakaraming mga hamon, napakaraming mga challenges. Fruitfulness, not just fruitfulness, pahalagahan natin. Ang sabi ng Book of Jeremiah, chapter 17, verse 7 and 8, "But blessed are those who trust in the Lord and have made the Lord their hope and confidence." Look at verse 8. "They are like trees planted along a river bank with roots," sabihin nga natin roots, "with roots that reach deep into the water. Such trees are not battered by the heat or worried by long months of drought." Look at this. Their leaves, ayan na, nagmamanifest na. Yung hidden, nagmamanifest. "Their leaves stay green and they never stop producing fruit." Hindi titigil ng pamumunga. Sabihan mo nga ang katabi mo, kapatid, hindi ka titigil mamunga. Kaya tayo tinuturuan ni Lord ngayon na ayusin, palalimin natin ang ugat. Kanina nabanggit ko, pagsalitang bunga, positive palagi, kalimitan eh. Pag ugat kasi minsan hindi maganda dating. Kapatid, inugatan ka na. Ha? Sino po dito yung maraming ugat? Ako po kasi, nung kabataan ko, parang kailan lang yun, nai-involve ako sa iba't ibang sports. At dahil po doon, siguro dahil sa pressure, napansin ko, habang nagkakaedad ako, parang kitang-kita yung mga ugat. Tanungin mo nga yung katabi mo, ganun ka din ba? Hindi masyadong magandang pakinggan, pero napakahalaga. Ephesians chapter 3, verse 17, "When Christ will make His home in your hearts as you trust in Him," look at this, "your roots will grow down into God's love and keep you strong." Grabe, ang halaga talaga, napakahalaga. Kaya nga, wag lang tayong magfo-focus doon sa mga nakikita eh. Yung mga hidden things sa buhay natin na hindi nakikita ng iba. Of course, nakikita ng Diyos. Ayusin natin ito. Kasi pag hindi natin inayos, maaaring lumalalim ang ugat natin pero mali ang kinalaliman. Sabi ng Hebrews chapter 12, verse 15, "Look after each other so that none of you fails to receive the grace of God." Watch out. Sabihin nga natin, watch out. One more time. Sabihin natin, watch out. Watch out that no poisonous root of bitterness grows up to trouble you, corrupting many.
Kaya dapat lumalim yung ugat, pero tama yung paglalaliman. Kanina pinag-usapan natin, a tree is known by its fruits. But the root determines the fruits. Kung nais natin na maging mabunga yung buhay natin, alam nyo nga, pag ang inasikaso pala natin itong mga hidden area, unseen area ng buhay natin na ito, yung external, lalabas at lalabas yan. Hindi mapipigilan yan. Mamumunga talaga ng sagana. Amen? Romans chapter 12, verse 12, whoever is wicked covets the spoil of evildoers, but the root of the righteous bears fruits. Meron talaga, mamumunga talaga pag inayos yung ano, ugat eh. Leafiness is not necessarily means fruitfulness. Hindi, minsan naano tayo eh. Pag nakita, naku, grabe, napakaganda ng ano niyan, ng mga dahon, baka mamunga ng masagana yan, ng mainam na bunga. Pero ang sikreto ay nasa rootfulness. Rootfulness is equals to fruitfulness. Mag-ayos tayo, palalimin natin yung mga bagay na hindi nakikita sa mga buhay natin. A tree's fruitfulness can never exceed its rootfulness. Kahit anong kagustuhan ng tao, mamunga ng sagana pag hindi ayos ang ugat. Pag hindi ayos yung rootfulness, hindi magiging fruitful. Sabi ni Jonathan Kahn, your fruitfulness for God will always be proportionate to your rootfulness in God. Mga covenant leaders, nais natin maging mabunga ang ministry natin. Minsan yun ang inaayos natin, ano bang dapat kong gawin dito, strategy ko dito. Pero hanggat hindi naaayos ang ugat, sooner or later, yung mga ministry na yan ay hindi makakaranas ng exponential growth. Sino po dito nais niya itong taon na ito ng 2022 makaranas ng exponential growth? Amen? Amen? Ine-expect ito ng Panginoon. Pag namumunga tayo ng sagana, yung pagpapala din ng Panginoon dadaloy. Hindi ito yung pilit na bunga, pero yung bunga na dahil lumalalim ang ugat ng espiritual na buhay natin. But spiritual growth is sometimes, baka nga most of the time, very painful. Because you have to get down to the root issues. Sa pagputol kasi ng puno, parang ang dali na lang iwas-iwas nung palakol dun sa puno eh. Pero pag ang pinag-uusapan yung ugat, hindi ka agad magwawasiwas ng palakol eh. Maghuhukay muna. Amen. At kapag pinag-uusapan natin ito, yung root issue, masakit. Ang sabi ni Jesus sa John chapter 8 verse 31, to the Jews who had believed him, Jesus said, if you hold to my teaching, you are really my disciples. Ito po yung verse 32, very famous. Pwede bang sabay-sabay nating basahin? Ready? Then you will know the truth and the truth. Wow. Praise God. We need to know the truth. The truth will set you free. But it will hurt you first. Narinig niyo na po ba yon? The truth is painful. Kaya nga may mga tao, alam nyo, ang totoo nito, hindi naman natin problema yung truths. Umaattend tayo ng Super Sunday, nakaka-attend tayo ng devotion, mga small groups natin, pag nag-open tayo ng ating social media sa online, makakarinig tayo ng mga pangangaral ng salita ng Diyos. Pero hindi naman problema yung truth eh. Ang problema, willing pa tayo na tanggapin yung mga katotohanan na ito
O meron tayong tinatawag na shield of fear. Alam niyo yung merong shield of faith sa armor of God. Meron ding tinatawag na shield of fear. Dahil takot masaktan, ako baka masaktan ako, baka maapektuhan ako. Pag nandyan na yung truth, wala namang problema, maraming truth. Kaya rang merong shield of fear. Na hindi talaga makapenetrate yung truth deep within. Kaya hindi lumalalim at lumalago yung ugat. Tingnan niyo po ako mga kapatid. Are you willing to let the truth hurt you? Yung pag natanggap mo yung katotohanan, ito pala yung katotohanan ng salita ng Diyos, you are willing to absorb it, you are willing to embrace it, you are willing that seeds of truth to be planted deep inside of you, and you are willing to believe. And because you believe those truths so much, you are willing to obey no matter what. Dito na po ako magtatapos. Paano natin ito gagawin, mga kapatid? How the truth can set you free? Number one, confess your true condition. Confess your true condition before the Lord. Alam nyo kasi, pag kinoconfess mo, inaamin mo kay Lord, Lord, may problema ako. It means admitting that you have a problem or you are the problem. Instead na lumalayo tayo sa Diyos, instead na nagtatago tayo sa Diyos, katulad ng ginawa ni Adam, nung siya ay nagkasala, ang dapat pala natin gawin, lumapit lalo tayo kay God. Aminin natin, kung nakagawa tayo ng kasalanan, aminin natin, kung meron tayong problema o tayo mismo ang problema. Sabi ng Psalm chapter 51 verse 6, ito yung sabi ni David. Behold, you desire truth in the innermost being, and in the hidden part you will make me know wisdom. You desire truth in the innermost. Yan yung gusto ni Lord. Yung aaming ka talaga. Hindi ka magpe-pretend. Pwede tayong magpretend sa harap ng tao, pero kay God, dapat umamin tayo. So number one, confess your true condition before God. Ibig sabihin, pag-amin, Lord, may problema ako. Lord, ako problema. Kailangan kita. Number two, come to the Lord for help. Kasi inamin mo na eh, may problema ka, ikaw problema. Tulungan mo ako, Lord. Baguhin mo ako, Lord. The one who said the truth will set you free is also the one who said, I am the truth. Come to Jesus and He will set you free. Amen. Amen. Anong invitation ni Lord? Sabi ng Matthew chapter 11 verse 28, come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Come! Ang tendency ng tao minsan, sa halip na lumapit kay Lord, lumalayo pa eh. Ang invitation ni Lord, come and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul. Alam nyo, maraming tao para mamunga. Lahat na gagawin eh. Ang kailangan lang pala natin, lapit kay Lord. Mas lumapit tayo kay Lord. Kaya pala sabi ni Lord, remain in me, and I in you, and you will bear much fruit. Sabi ng verse 30, for my yoke is easy, and my burden is light. Confess to God, admitting that you have a problem, and then come to Him, ask for help. Number three, last, contemplate and carefully obey the words. The word of the Lord has the power to deeply grow your root. Kailangan natin ang salita ng Diyos. Alam niyo, pag sinabi natin contemplate, hindi lang ito yung nagtitibotion ka. Pag sinabing contemplate, alam niyo yung nananalangin ka. Sino dito, pag ikaw nananalangin, according to the will of God. According to the word of God. Ang panalangin, hindi ito yung we are twisting the arm of God. Lord, kung ano gusto ko, yun ang gawin mo. Hindi.
sinasaliksik natin, Lord, ano ba talaga kalooban mo? Ano ba yung mga kapahayagan mo sa iyong mga salita? Contemplating and carefully obeying the Word of God. Joshua 1:8, do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then, you will be prosperous and successful. Hindi mo na kailangang maghabol sa katagumpayan. Hindi mo na kailangang maghabol sa success. Palalimin mo lang. Yakapin ang salita ng Diyos. Contemplate. At dahil kinukontemplate mo ito, may papamuhay. Si Lord ang magbibigay ng katagumpayan. Amen. Amen. And that's my prayer. Maranasan talaga natin yung katagumpayan na nagmumula sa ating Panginoon. Psalm chapter 1 verse 2, but his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever he does prospers. Grabe, napakahalaga pala nung lumalalim ang ugat natin. Kaya lang masasaktan tayo eh. Minsan dyan tayo umiiwas. Last verse, Colossians chapter 2, verse 6. So then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live in Him. Rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught. Kaya napakalaga ng salita ng Diyos. And overflowing with thankfulness. Ako po ay naniniwala, mga kapatid, sa mga kasama natin ngayon via online, sa lahat ng nandito, nag-expect si Lord ng fruitfulness sa atin. Amen? Pero mangyayari lang yan kung may nangyayaring rootlessness. Lumalalim, nagiging malalim, lumalago, tumitibay ang mga ugat ng spiritual nating buhay. Hindi nakikita yan. It's between, may mga pagkakataon, it's between you and God. Pwedeng nakatago sa harapan ng mga tao, pero hindi yan nakatago sa harapan ng Diyos. Alam nyo, pagka nakakakita ako ng mga Christians o mga tao na unti-unti yung makikita sa buhay, na para bang nagiging obvious yung panglalamig sa Diyos. May mga nangyayari doon sa mga unseen part ng life. Doon muna nagkakaroon ng issue at nagmamanifest na lang sa external. Let us confess to God. May problem tayo o baka tayo mismo yung problem. Let us come to Him for ask for help and then begin to contemplate the Word. Carefully obey the Word. Malaranasan natin ang paglalim ng ugat ng ating buhay. Then we will experience fruitfulness, prosperity, and success that comes from God. Let us close our eyes. Hallelujah. Sino dito sa umagang ito? Aamin ka. You need to confess before God. It's between you and God. Lord, may problema ako sa area na ito. Hindi nakikita ng iba. Nagiging obvious na lang externally, pero may problema. O baka aamin ka sa Lord, ako talaga problem. Ayusin mo ako. Sa umagang ito, I believe handa tayong ayusin ang ating Diyos. Sometimes, or most of the time, it's so pero dyan nagsisimula ang breakthrough ng ating mga buhay. Meron ba ditong nandito ngayon nais mong maging maayos itong hindi nakikitang bahagi ng iyong buhay, nais mong ipaayos sa Diyos? I want to pray for you. And I'm challenging you right now. Maging sa mga kasama natin,
na nasa online, lumapit tayo sa Panginoon. Nais ko po kayong ipanalangin. Kung nais mong maiayos ang bahagi ng buhay mo na ito, your fruitfulness, pwede ko po ba kayong hilingin na magtungo dito sa harap? And we will pray together. It's painful. Pero ito ang magiging simula ng breakthrough ng buhay mo sa taong ito ng 2022. Come on. If you want to come to the Lord, pwede ka bang pumunta dito sa harapan and we will pray together. The first step is admitting before the Lord. Hindi sa harapan ng mga tao. You will do this before the Lord. Pwede tayong magpretend na maayos tayo sa harapan ng mga tao, pero wala tayong maitatago sa Diyos. At ang pagtungo mo sa harapan ay pag-amin sa Panginoon. Lord, hindi ako mahihiya, Panginoon. This will be very painful, O Lord. Subalit naniniwala tayo may gagawin sa pagtungo mo pa lamang sa harapan, may gagawin na ang Panginoon sa iyong buhay. Sa mga kasama natin sa online, kung nais mo ng panalangin, pwede kang tumayo. The first step is to confess. And I will give you the opportunity to talk to God. Kausapin mo si Lord. Confess. Ano bang problema? Sabihin mo sa kanya. Aamin ka bang ikaw ang problema? Umamin ka sa Panginoon. Humingi ka ng tulong kay Lord. Naniniwala ako na sa umagang ito, sinasamahan tayo ng presensya ng Panginoon. May ginagawa na siya, may inaayos na siya. Panginoon, narito ang inyong mga anak sa harapan, Panginoon. Habang sila ay nananalangin, I'm praying for them, nakikiisa ako, Panginoon, sa kanila. Kailangan naming lahat, O Diyos, na maiayos ang aming mga buhay. Mga bagay-bagay sa buhay namin na hindi nakikita ng iba, pero Ikaw ang nakakakita. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Apart from You, we can do nothing. I'm praying for Your touch. Holy Spirit, ayusin niyo po kami. Ayusin niyo po kami. Ayusin niyo po kami. Kailangan ka po namin, Panginoon. Come on. Sabihin mo kay Lord. Humingi ka ng tulong kay Lord. He is our deliverer. He is our rescuer. He is our savior. As you confess before God, the deception of the devil is being broken right now. You will know the truth. You will experience the truth. And the truth will set you free. Hallelujah. Oh, thank you, God, for the freedom, Lord, binubuhos mo sa iyong mga anak. Sa pag-amin pa lang, Panginoon, ang kalayaan ay binubuhos mo na. Starting today, make a commitment. Church, let us make a commitment to contemplate the Word of God. To obey His Word wholeheartedly. Hindi ito para sa kapakinabangan ng Diyos. Subalit tayo ay lalago, lalalim ang ating mga ugat, titibay, and we will be prosperous and successful. I pray, O God, na sa lahat sa amin na naririto, na lumalapit sa iyo, maging sa mga kapatiran ba iyo online, we will experience fruitfulness. Fruitfulness. Much fruit, O God.
for your glory and for your honor. Hallelujah. In Jesus Christ's name. Amen. Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Pwede mo bang kamayan ang ating mga kapatiran? Sabi mo, congratulations.